So guys, nandito po tayo ngayon sa Pandacan, sa barangay 836, kung saan po patapos na po itong mobile serology testing ni Mayor ISKO. So kaninang umaga pa po sila nandito, marami po silang na-testing, and of course, yung i-deliver na lang po dito ulit yung pong resulta nung pong mga na-testing nila kanina. So ganito po ang magiging strategy ni Mayor ISKO. Iikutin po mga iba't ibang barangay para po matesting po yung mga tao, mabigyan po ng peace of mind at mahanap po lahat po ng mga posibleng positive sa mga community, sa mga lugar. So napakarami pong barangay sa Maynila, 900 po, lahat po yan. So lahat po yon ay pipilitin pong suyurin as much as possible po sa lahat po ng makakayanan po na ikutin po nito mga mobile serology testing na trucks, iikutin po. Lalo na po yung mga malalayo sa mga ospital. Kasi po kung malapit naman sa ospital, pwede pong lakarin, pwede pong doon na lang po pumunta, pumila po sa ospital. So yung mga sulok po na hindi po ganun kalapit sa mga ospital sa iba't ibang distrito sa Maynila, papadalan po nitong mobile serology testing truck nila Mayor ISKO. Ito only goes to show po yung pong kagandahan po nung mass testing. Kasi po, nabibigyan po ng peace of mind yung mga tao, at at the same time po, nasusuyod po. Ganyan po kasi dapat talaga. Kung saan pong cases na, kung saan pong lugar na marami pong cases, kung saan pong barangay na marami pong mga positive cases, doon po suyurin, doon po hanapin to make sure po na wala na pong ibang positive po doon sa lugar. And at the same time po, yung pong safety, lalo na po nung mga seniors po natin dito. So yun, paalis na po itong truck. Ako din po, paalis na din po. Mag-ikot-ikot po tayo dito sa Pandacan today. So thank you very much guys. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin sa mga ginagawa po nila Mayor ISKO ng mass testing, Manila Health Department, at lahat po ng mga empleyado ng City Hall to combat coronavirus. So magtulungan lang po tayo. It's going to be a long fight, pero makakaya po natin ito basta sama-sama. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Pilipinas, God first. Bye-bye guys. Guys, side trip lang tayo. Ito yung sunog sa simbahan dito sa Pandacan. Grabe pala yung sunog. So dito sila sa labas, nagmimisa. So habang ayusin nila yung simbahan. Nakausap ko si Orme Isko. Ang sabi niya, parang gusto niya tumulong dito para mapabilis yung reconstruction. Para matapos kaagad. Kasi ito, sunog talaga yung simbahan. Ganda pa naman. Hopefully maayos to in the soonest possible time.